Oj, ledsne. Teraz o tym nie mam. Namba. Ale pata laga. Namba. Okay. Ang gulo? Ang gulo? Ang ako na gulo. Informal. Welcome to my vlog. If you're new to my channel, hello, my name is Michelle. And if you're an old subscriber, thank you for watching again. So today, I am with my daughter, Kinesha. Hello, what's the goal namin ni Kinesha? Top 10 useful words when you travel to Japan. Ayan. 10 talaga, 10? Kaya ba natin 10? Maybe 5. Wala kaming listahan, wala kami kahit ano. So sobrang impromptu nito. So, konting disclaimer. I'm a Filipina based here in Japan and si Kisha currently nag-aaral din siya dito sa Japan. So makakatulong siya sa atin kahit paano kung paano sabihin yung mga words na yun, kung ano yung tamang way. Kasi ako wala eh. Huwag niya akong asahan. Ako rin po. Humble yan. Humble. Well, number one na word. First word. Not useful. Siguro thank you. Okay, thank you. So ano yung thank you sa Japanese? Arigato. Kodaimasu. Ayusin mo? Baka sabi niya, arigato gozaimasu. Tingnan na main nila. So, arigato gozaimasu. Yun ay sinasabi. Yun ay thank you. So, kunyari, ano ba yun? Dali-dali lang. No, wala na explanation. Okay. Number? Two. Okay, ano second word? So, nag-thank you ka na. Pag nag-order ka sa restaurant, hindi mo kailangan sabihin yung exact na word. Pwede mong sabihin, ano, this one. Okay. This two. Ganon. Okay. Kore, hitotsu. Kore, futatsu. Okay. Ganon. Yeah, ang galing ni Kisha. So, pag order tayo sa restaurant, so, kore means this. This. So, hitotsu is one. Okay. So, kunyari, biru. Sige, mag-order tayo. But sino mag-order? Kore nga lang eh. Kanina ako. Kunyari ako yung nag, okay, nag ano. Ako po yung nag, ah, ano, ako yung nag, nan, na, ako yung nag wait. Ako yung waiter. But ako na naman yung sasalita. Ako nga yun eh. Hi, what's your order? Japanese, what's your order? Menu. Dozo. Kore, hitotsu. Kore, hitotsu. Okay. Kore, hitotsu. Kore. Okay. Para naman yung, ah, hi! Hindi! Sumimasen. Okay, perfect. Ano nga ulit? Excuse me. Is what? In Japanese? Sumimasen. Okay. So, pwede mong sabihin yun kahit saan. Sa daan, may nakaharang sa'yo. Sumimasen. Okay, kung yan nasa bibili ka, sabi mo? Sumimasen. Nasa tayo mo yun? Oh, Daiso, Daiso. Oh. Oh, nasa Daiso. Kunyan may nanap. Nanap mo yun. Okay. Junk food. Mm. As yung to junk food na to, baka wala dito. Ako yung attendant. Sumimasen. Hi. Ganon. Okay, ready number? Four. Napaka-importante. Yes. Okay. So, yes is? Hi. Hi. Ituro mo na rin yung no. No is iye. Iye. Pero, sa 1 year ko po dito, never ko pa po narinig yung iye. Oo nga. Ano sa ano sinasabi pag no? Siguro po dahil mga formal lang sa amin. So, pa, informal, informal. Paano sinasabi no sa iba? Yeah. Or? Sigaw. Sigaw. Wrong. Sigaw. Mali. Wrong. So, yun na. Number 4 is? Hi. Hi. And iye. Huwag na mag-iye. Pero sige, hi is yes and iye is no. Imbis na ganun, nga, no? Hindi ganun, ganito dapat. Paano ba pag sa Pilipino? Ganun? Hindi, ganito dito sa Pinoy, ganito. Hindi. Sa Japan, ang hindi. Sumimasen. Kore wa kohi desu ka? Ah, iye, chigaimasu. So, yan desu ka. So, sino magka-travel dyan sa Japan? Papuntang Japan, comment down below. So, first is thank you, excuse me, this, tama this, yes, no. Number 5 is? Where. Where is, in Japanese? Doko. Doko. Okay. Kunyari, tatanong ni Kinesha kung nasa yung toilet. Ako yung tao. Toilet wa doko desu ka? Ah,
Aso ko de. Ayeto daimas. Ikaw din. Wala kasi kayo practice. Number? Six. Nan or nanny. Nanny. So, anong meaning nun sa English? What? What? What is this? Kore wa nani? Okay. Kasi di ba yung kore, this, tapos wa is nani, what? What? Kore wa nani? Informal ba yun? Informal. Okay. O sige, isa pa. Nan desu ka? O sige, ang gulo? Ang gulo? Ako naguluhan. Informal. Nani. Ang polite way. Nan desu ka? So, gusto mo magtanong ng ano to? Nan desu ka? Kung formal. Kunyari, formal means ang kausap mo, mas matanda sa'yo, boss mo, or whatever. Basta formal. Kapag hindi formal, like friends, or tayo lang sa bahay kami. Nani? Nani? Ganun. Seven. Sige, extra lang. Extra. Alagay ko dito. Extra. Extra. Ano sinasabi ko siya? Itadakimasu. Okay. So, you say that when you are about to eat. Itadakimasu. It means, thank you for the food. Gochisousama. Ay, seven pala. Gochisousama. Ang hirap nun. Ako yung gochisousama. Dahil siya natutunan ko 3 months. Seven. Number seven is Eki. Yan. Ano ba ang Eki? Station. Station. Kasi, pag siyempre tourist ka, lagi ka sumasakay ng train. So, kunyari, hinahanap mo is, ano ba mga madalas na station? Namba. Yeah, punta ka sa Namba. So, Namba Station. Where is Namba Station? So, ano ba yung mga tutunan natin kanina? Ano ba yung where? Doko. Is? Ba. Namba. Namba. Station. Eki. Okay. So, paano lang sasabihin yun? Namba Eki wa doko desu ka? Okay. So, uunahin natin muna yung subject. Tama ba? Oo. Kung ano ba yung hinahanap mo subject? So, Namba Eki wa... Namba Eki is Namba Station wa doko desu ka? Or Namba Eki wa doko? Kung nahihirapan kayo sabihin yung desu ka, pwede na rin yun. Namba Eki wa doko? Naliligo si Kinesha. Turista ka eh. Dapat best actress ka. Sumimasen. Hi! Namba Eki. Ano ba talaga? Namba. Okay. Namba Eki wa doko desu ka? Kochi desu. Map to map. Okay, number 8 is... Napaka useful. Okay. How much is this? Ikura desu ka? Okay. Pero pag sa mall, kunyari, huwag kayong mahiyang magtanong. Kunyari, bibili kayo ng damage, walang tag price, or what. Pwede mong tanong na... Walang price! Okay. Kore wa... Sumimasen. Ay! Kore wa ikura desu ka? Kore wa 300 yen. Yun lang, hindi mo lang naintindihan yung sagot. Kapatid ko, share ko lang. Ganyan siya. Ang dami niya alam na word. Na mga ganyan. Ikura desu ka, doko desu ka. O yun, nung sinagot siya, dire-diretso, puro hapula siya. Number 9 is? Anong? I don't know. Wakarimasen. Okay. Wakarimasen. Hai. Kore wa ikura desu ka? 300 yen desu. Wakarimasen. Wakarimasen. So, pwede mo nang sabihin na I don't care. Nihongo. Wakarimasen. Kasi Nihongo, Japanese language. So, wakarimasen. I don't know Japanese language. Nihongo, wakarimasen. So, automatic nun, nga na lang sila. Titigan na lang kayo or same lang ito. Hindi po sanay naman si ata sila. On. Ewan. 300. 300 this year. Okay, so number 10 is? Water, please. Or in Japanese? Mizu kudasai. Okay. So, water in Japanese ay mizu. And please is, may two kinds ng please, pero huwag natin i-discuss yung isa, yung kudasai na lang. Kaya naging umizu o kudasai. Actually, may oil yun, diba? Okay. So, kunyari, nauuhaw kayo, gusto nyo ng tubig sa restaurant, so paano sabihin? Sumimasen. Ay! Umizu kudasai. Okay. Siyempre, tapos na yung top 10 nating words, useful words if you're gonna travel here sa Japan. So, let's put it all into a scene at gamitin natin ito sa isang... gamitin natin ito sa isang scenario. At the station... Sumimasen. Hi. Namba Eki wa... Kapag-game. Ano ba? Ang sakit na ng leeg ko. Sumimasen. Anong ba? Ba't ko ba natatama? Sumimasen. Oh. Namba Eki wa... Okay, last na. Seryoso, tingnan po.
So ayun guys, hope you find this vlog very helpful and thank you to Kenisha. Kung gusto niyo pa siyang makasama sa mga future videos ko, please comment down below and like also. So let's say goodbye. Bye. Ano ba yun? So thank you again for watching. See you again next time. Bye. Cutie pie. Bubuyun. Okay, game.